Hi guys! Araw nga pala ito ng Lunes and gusto kong paliguan si Pogi kasi naka-schedule siya. At yung tinuturo ko nga pala dyan is yung heater para sa CR. Although, saka ko lang yan nabubuksan kapag wala sila. Ipasok ko na nga siya sa loob ng CR tapos nung lumabas ako para kunin yung towel niya. Abal, sumunod pala. Tapos nung tinatawag ko na siya ulit sa loob ng CR, naku po, nag-iinarte yung Pogi nyo guys. At nung makapasok na nga siya, ayan, dali-dali ko na nga sinara yung pinto para hindi siya makalabas. Binuksan ko na nga dyan yung tubig tapos sinara ko na rin yung bintana para hindi sumingaw yung init. At bago ko nga lang paliguan si Pogi, ayan, sinayawan ko muna siya ng bonggang bongga. Pagka-check ko nga ng tubig, naku po, ang tagal umiinit, guys. Yun bang point na mas mabilis po umiinit yung ulo ko? Tapos buong akala ko dyan, naubusan na naman kami ng gaas. Mabuti na nga lang, pagkatapos ng 100 days, ayan, umiinit din. Guys, pati ba naman ang tubig, nag-iinarte din? Dito nga pala sa bahay guys, dalawa lang yung CR. Yung isa nasa kwarto ng amo ko, tapos itong isa, ito yung ginagamit ko at ng alaga kong bata. At dahil umahaplos-haplos yung buhok ko dyan sa pagmumuka ko, ayan, ay binuhol ko muna. Meron din ba sa inyo guys, na kapag inahaplos-haplos ng buhok yung pagmumuka is naiirita din? Ako kasi guys, ang bilis kong mairita. Kaya naman, madalang lang talaga ako nakalugay ng buhok. After ko nga mabasa lahat ng mga balahibo ni Pogi, ay sinimulan ko na siyang shampoohin. At hindi ko namamalayan, paubos na rin pala yung shampoo niya. Pero siguro saka na ako bibili kasi after a month pa naman siya ulit maliligo. Gaya ng sabi ko noon, kapag winter season, once a month lang siya maliligo. Sa sobrang kakapalan kasi ng balahibo ni Pogi, halos yung isang bote kaya niyang ubusin. Minimake sure ko kasi talaga na lahat ng balahibo niya ay masyashampuhan ko. Okay, pagkatapos nga niyang masyampu and nabanlawan ko na siya dyan, ayan, dinalagyan ko siya ng kanyang conditioner. At itong ganitong kalaki nga ay pang isang gamit lang niya. Alam niyo na kung gaano kakapal yung balahibo ni Pogi. Pagkatapos ko nga siya makonditioner at naibabad ko rin yun ng 5 minutes, ayan, nabanlawan ko na siya dyan and syempre dinala ko siya agad sa may terrace para dun ko siya tuyuin. At tingnan niyo naman si Pogi kung gaano kahaliparot talaga. Na habang pinupunasan ko ay tumihaya ba naman? Guys, alam nyo ba guys, kung pinupunasan ko si Pogi, inaabot din ako dyan ng 300 days. At pagkatapos nga ng 300 days guys, ayan, ibinaba ko na siya dyan para sa baba ay makapagpatuyo siya ng kaunti. And syempre at the same time, makatubol na siya and syempre makapaglaro na rin ng kaunti. So nga lang, naprank na naman ako for the second time around. Ganitong ganito rin nung isang araw nung nilabhan ko yung higaan niya. Yung bang pasulpot-sulpot lang tapos hindi gaanong mainit. Kaya ayan, naparoll over na lang tuloy si Pogi sa damuhan. E di ang kinalabasan, madumi siya ulit guys. Dahil wala namang araw, ayan, bumalik na lang kami ni Pogi sa bahay para naman masimulan ko na siyang i-blower. At dahil nga hindi naman heavy duty blower yung ginamit ko kay Pogi, aba, inaabot ako dyan ng 2,000 years later. Hindi naman kasi pwedeng hayaang basa lang kasi malamig yung panahon. Kawawa naman si Pogi girl. Kapag summertime, minsan hindi ko na siya binablower, hinahayaan ko na lang siyang basa para presko sa katawan. At tingnan niyo naman dyan si Pogi. Tumihaya na naman. Anyway guys, may sobrang salamat po sa inyo sa always support nyo po sa amin ni Pogi. Hindi nyo po kami iniwan since from the beginning. We love you all so much po.